Ilang kabataan ang nawiwili ngayon sa sport na fencing. At kahit pahirap ang Pilipinas na makakamit ng ginto sa Olympics, hindi ito hadlang para sikapin nilang tuparin ang Olympic dream ng mga Pilipinong atleta. Balita natin ni Chino Trinidad. Ito si Francis Felipe ng San Francisco Elementary School sa Quezon City. Maliit, ngunit matinik. Isa siya sa mga batang nakakita ng pag-asa makakuha ng libreng edukasyon sa pamamagitan ng fencing. Matapos niya pahirapan ang mga mas malalaking fencers sa ginanap na Xavier Fencing Cup kamakailan. Pag nag-high school ka po, may scholar ka po. Tapos pag tuloy-tuloy lang po, maglalaro ka po ng UAP. Goal ko po kasi makapaglaro rin po sa Olympics eh. Nakakatuwang isipin na sa gitna ng pighating inaabot ng Pilipinas sa Olympics, nananatili pa rin ang Olympic dream sa mga kagaya ni Francis. Isama pa ang pangarap ni Iggy Alianan, isang fencer na may potensyal na mapasama sa National Junior Fencing Team. Dahil sa suporta ng mga magulang, nabibigyan ang mga tulad ni Francis at Iggy na iangat ang kanilang fencing skills at mapalapit sa kanilang Olympic dreams. Gusto ko maging national team kung pwede. Tapos kung siyempre kung pwede din, mag-Olympics din ako. 5 years from now, hopefully I will still be playing fencing. And hopefully nothing will get in the way of that. Sa taon ng Xavier Fencing Cup, nabibigyan ang pagkakataon ng ibang walang kakayahang bumili ng fencing equipment at makasali sa torneo. Magandang mapagbigyan ng pagkakataon ng lahat ng tao, makasubok at makita natin kung sinong magaling at may angat natin. Chino Trinidad, GMA News.